Dear Mr. Cupido, tawagin mo na lang ako sa pangalang Ira. Sa totoo lang, nakakahiyaman na i-share itong kwento ko dahil pagdadawanan sa una. Pero sana, kahit pa paano magustuhan niyo po itong love story ko. Hindi naman sa pihikan ako pagdating sa mga lalaki. Pero Mr. Cupido, hindi ko talaga hilig ang makipagrelasyon. Ewan ko ba, siguro, dahil na rin sa alam ko na marami ako narinig sa mga barkada ko na panay lagi na umiiyak, nasasaktan. Kaya naman ako heto kapag broken-hearted sila. Tagapakinig ako, Mr. Cupido, ng mga kwento nila tungkol sa mga naranasan nila na sobrang pait sa nakarelasyon nila. Kaya dumating sa punto na natakot ako. Sa takot kong yun, hindi ko naranasan na magkaroon ng maagang inspirasyon. Sa tuwing Mr. Cupido na magkaroon na magkakagusto sa akin, kapag may nagpaparamdam, kaagad na hinihindihan ko, kaagad na fine-friend zone ko. Dumipas ang panahon hanggang sa mag-fourth year college ako. Hindi ko pa rin naranasan ng magkaroon ng boyfriend hanggang nakilala ko ang isang lalaki na tawagin mo na lamang sa pangalang Ryan. Siya, Mr. Cupido, madalas sa naglalakad sa harapan ng classroom namin. Bagong mukha niya. At sa unang pagkakataon, nakausap ko siya. Pareho pala kami ng book na kukunin sa library. At sa pagkakataong yun, yun pala ang simula ng love story namin. Hanggang sa kapag nakakasalubong ko siya, giningitian niya ako. Giningitian ko naman din siya pabalik. Hanggang sa kinuha na niya ang number ko. Siyempre ako naman, binigay ko. Pero wala naman ako nakukwento sa mga barkada ko tungkol kay Ryan. Hanggang dumating yung araw na patago kami nagkita. Ayoko kasi mag-share, Mr. Cupido, sa mga barkada ko dahil pagtatamanan o ibubuli lang nila ako. Nung nagkasama kami noon sa mall, nagkita lang kami sa loob ng movie house. Ang sabi niya noon sa akin, okay ka lang. Ako naman okay lang ako. Okay. Maging komportable ka. Hindi naman ako masamang tao. Wala naman ako sinisabi niya ng Ryan. Hanggang sa palagian na lang kami nagkikita, Mr. Cupido. Pero patago nga lang. Hanggang sa naging kami. Sa loob lamang ng isang buwan, sinagot ko siya. Hindi ko remindindihan ang sarili ko. Siguro dahil sa first time ko na magkaroon ng boyfriend, ayaw ko napakawalan pa. Yun nga lang, discreet lang. Lumipas, Mr. Cupido, ang isang buwan. Nag-celebrate pa kami ng first monthsary namin. At ang sabi niya noon, na nagkita kami, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yan? Let's end this. Ano? Kailangan natin tapusin to. Yung sa atin? Oo. Bakit? Nabigla ako sa sinabi niya dahil nung isang araw lamang, ang sweet namin sa isa't isa. At ang sabi pa niya sa akin, I'm really sorry kung dumating sa punto na ganito. Pero, meron kasi akong girlfriend. Ano?
Ano sabi mo? I'm sorry kung itinago ko. Pero meron nga akong girlfriend. So nililoko mo lang ako from the very beginning na nagkakilala tayo. Tama? Itinago ko. Nasa ibang school siya. And then nabasa niya yung mga text natin, pati yung mga chat natin. Nakipag-break siya sa akin, kaya sabi ko, huwag niya akong iwan. Kaya tapusin na natin to. Ganun kadali para sa iyo, Ryan, and the heart. Ganun kadali na iwan ako. Pero nagsisimula pa lang tayo. Pero mahal kita. Pwede ka man magmahal ng iba eh. Mabilis mo lang naman ako nakilala. Kaya alam ko na mas mabilis na makakalimutan mo ako. Ira, I'm sorry. I'm really sorry kung nagawa ko sa iyon. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na hindi ko masasaktan. Dahil alam ko kasalanan ko lahat ng to. Pwede mo akong saktan. Pwede mo akong sisihin. Pwede mo akong kamuhian. I'm really sorry, Ira. Kapag ba kinamuhian kita, babalik ka ba? Hindi naman, di ba? Sana nga ganun kadali na makalimutan ka. Kaya nang sinabi mo na mabilis tayo nagkakilala at mabilis na intindihan ang makakalimutan. Pero ito yung unang pagkakataon na nagmahal ako ng ganito. May kulang ba sa ginawa ko? May mga hindi ba ako ginawa? May mga gusto ko ba na gawin ko? Para matawag ko yung sarili ko na sapat. Eh, hindi, wala kang mali. Pero bakit hindi mo ako pinili? Dahil ba mas matagal kayo yung una mo? Hindi. Kaya na makinig ka sa akin. Paano ako makikinig? Ipakinggan ko yung sasaktan mo ko. Alam ko madali para sa'yo ang isang buwan na pinagsamahan natin. Pero kahit isang buwan lang yun, kahit may ping panahon lang yun na sa'yo, pwede pa rin ako masaktan, Ryan. Masakit para sa akin na hindi pa rin ako sapat para maging masaya ka. Sige. Umilis ka na. Simula pa lang pinuang buhay ay tayo. Nakulang pa. Hindi ako nagpahalata sa mga barkada ko na broken ako. Kaya naman, Mr. Cupido, may ipinakilala sila noon sa akin. Ako naman, in-entertain ko naman. Isang lalaki na masasabi ko na parang happy-go-lucky. Itawagin mo na lamang sa pangalang Cedric. May pagkakonyo, halata na may kaya sa buhay. Ang sabi niya noon sa akin, would it be okay if lumabas tayo one time? Pwede mo naman sabihin niya na hindi ka maarte, diba? Hindi naman sa maarte. I'm just expressing what I feel. Okay. So, pwede tayo lumabas together? Arte mo talaga, no? Kalalaki mong tao, arte mo. Why? Ganun talaga ako magsalita. Kailangan ba napalitan ko the way I talked, the way I smile, the way I move, just to please you? Hindi naman sa ganun. Anake lang naman. Sana maging natural ka. This is my natural way. Wala akong problema sa akin. Ikaw yung hindi mo matanggap kung anong ginagawa ko o anong sinasabi ko. Hanggang Mr. Cupido, tinatawagan pa rin ako noon ni Ryan. Ako naman hindi ko sinasagot. Hanggang sa tinawagan na naman niya ako at ang sabi ko sa kanya, alam mo, kailangan mo nang tumigil sa ginagawa mo. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Sinabi mo sa akin na pinipili mo ang girlfriend mo over me.
Namiss lang kita. Hindi mo ako dapat mamiss. At hindi mo dapat sinasabi yan sa akin. Matapos mong sabihin na break na tayo, tatawagan mo ako. Hanggang isang araw noon, Mr. Cupido, may tumawag sa akin na babae. Nagpakilala sa pangalang Paula. Ang sabi niya noon sa akin, pwede bang iwasan mo ang boyfriend ko? Sino boyfriend? Si Ryan. Ah, ikaw pala yung girlfriend niya. Actually, kakatawag lang niya kagabi. Dapat, yung boyfriend mo yung pagsabihan mo. Pasensya ka na pala ha. Hindi ko kasi alam na meron siyang girlfriend the moment na naging kami. Baka kasi hindi mo alam na naging kami. Naging kami for 1 month. And then we ended the relationship kasi nga alam na laman ko na meron siyang girlfriend. Pakisabihan mo ang boyfriend mo at huwag ako. Ang pangit lang kasi na kung umiiwas, ako na nga yung umiiwas. Ako pa yung pinagsasabihin na dapat umiiwas. Kasi WW naman yata pag-iwas ang gagawin ko. Dapat ang pagsabihan mo ang boyfriend mo at hindi ako. Saka ako pinatay ang call. Tama naman sigurong ginawa ko. Hanggang dun na lamang dapat yun. At huwag nang matuloy pa. Sabi mo saan ako'y isang gabi noon, dahil sa alam ko na broken pa ako noon kay Ryan, sumama po ako kay Cedric. Anong nangyari sa'yo, mga ako? Isang gabi noon, masasabi ko naman na date yun. Pagkatapos nun, nabigla ako dahil siya ay biglang liko. Alam mo nang ibig ko sabihin, Mr. Cupido? Ano yung ginagawa mo? Ha? Uy. Ayaw mo? Bakit tayo pumasok dito? Hanggang Mr. Cupido, napasok niya. Hanggang sa garage. Ano bigla ko nung sinarado ng staff doon ang garahe, ibinaba yun, ang roller. Ano ko ba? Anong ginagawa natin dito? Basta, alam mo na kung anong ginagawa dito, di ba? Yeah, alam ko. O bakit ka nagtatanong kung anong ginagawa natin dito? Hindi ang ibig ko sabihin, bakit mo ako dinala dito? Ha? Ano akala mo sa akin? Look at me, Ira. Hindi ba ako gwapo para hindi mo gawin yun sa akin? Hoy, for your information, gwapo ka. Pero hindi ibig sabihin na pwede mong gawin ng lahat sa akin. Tsaka ito yung muna pagkakataon na nakapunta ako dito sa lugar na to. Iuwi mo ako. Kapag hindi mo ako iuwi, kumanda ka sa akin. Sisigaw ako dito. Sisigaw ako ng rape. At sa pangalawang pagkakataon, yun na ang huli naming pagkikita. Sa pangalawang pagkakataon muli, na heartbroken na naman ako. Ang sabi ko noon sa mga barkada ko, sa susunod na may papakilala kayo sa akin, ayusin nyo. Hindi naman namin alam na yun pala yung habol niya sa'yo. Kasi naman, sinasabi niya sa amin dati na gusto ko niya makilala. Hindi naman masama na may papakilala kayo sa akin. Pero sana naman yung matino. Hanggang sa may direto muli sila sa akin, Mr. Cupido. Pinsan daw ng asawa ng ate ng friend ko. Kaya naman, binigyan ko naman ng pagkakataon na makilala siya. Nagkakausap kami. Siya naman ay isang vokalista ng isang banda. Sinasama-sama niya ako noon, Mr. Cupido, kung saan yung gig niya. At nagsabi niya noong isang araw, just want to dedicate this song sa babaeng nagpapatibo ngayon ng puso ko. Ira, gusto ko malaman mo na I love you. Sa isip ko, ang bilis naman ma-fall nito. Tatlong araw pa lang kami nagkakausap. Nakuha kong ma-fall sa kanya.
hanggang sa isinama niya ako, Mr. Cupido, sa tinutuloy niyang apartment. Nabigla ako at ang sabi ko sa kanya, ito yung apartment mo? Oh, bakit? Pasok ka. Sabay nang niligpit niya ang inang mga gamit na nasa upuan. Bakit parang binagyo yung tinutuloyan mo? Okay ka lang dito, bakit? Ganyan talaga kapag banda. Kasi madalas, nakakauwi na ako ng madaling araw. Tapos gigising ako ng hapon na. Pagkatapos noon, kailangan na kapag call time, kailangan umalis na ako. So wala akong time na maglinis. Ganun. Pero kahit 30 minutes lang, hindi ka makakapaglinis. Tsaka nangangamoy na upos sa sigarilyo dito sa apartment ko. Pasensya ka na. Ayaw mo ba na ganito? O syempre, ayaw ko. Sino ba ng babae magkakagusto sa ganito? Tingnan mo, hindi ka man lang marunong magtupi. Pakalat-kalat. May nakasabi ng mga underwears na taas sa TV. Ay, nako. Hanggang Mr. Cupido, negative na naman ang ipinakilala nila sa akin. Nakatatlo na ako. Hay, bakit kaya ganun? Bakit ang ilap sa akin na pagkakataon na maging masaya? Mahirap kasi na isipin na kapag may mga lakad kami ng mga barkada ko, ako lang ang walang jowa. Kaya sa mga pictures, ako na lang ang tagakuha. Kasi ako naman ang walang partner. Siguro, ganun talaga ang fate ko. Sabi sa akin noon ng mga barkada ko dahil summer yun, magpabook raw ako sa Pangasinan dahil doon ang next namin na outing. Ang sabi ko naman sa kanila, ayoko na. Dahil hindi naman ako na naging masaya. Sabi nila, lilibre naman daw nila ako. O syempre, narinig ko ang magic word na libre. Kaya naman ako yung nag-effort, Mr. Cupido, na magpabook. Hanggang dumating yung araw ng outing namin. 2 nights and 3 days, Mr. Cupido. Sa unang gabi, doon, habang nasa dalampasigan ako noon, may tumama sa akin na surfing board. Dahilan para masugatan ako. Nabigla ako, Mr. Cupido, dahil lumapit sa akin ang lalaki at itinayo niya ako. At ang sabi niya, Miss, I'm sorry. Okay lang. Pero nasugatan ka. Okay lang, sanay na din naman ako masaktan. Wow. Lalim ng hugot mo, ah. Siyempre, nasaktan ako, di ba? Alam naman, hindi ko masanay na masaktan. Oh, easy. Kailan ka pa dito? Kanina lang, first night namin. Oh, first night. Sayang. Mamaya kasi uwi na kami. Bakit? Wala lang. Where you from? Taga Pampanga. Oh, you are Kapampangan. Hindi, Ilocano, kaya nga Pampanga, di ba? Oh, maybe, taga Pampanga ka, pero Ilocano ka, di ba? Sabagay, may point ka. Kaya, Kapampangan ako. Ano sa Kapampangan yung maganda ka? Malagu ka. Miss, sabi ko, malagu ka. Bolero ka yun, eh? Nananakit ka na nga, bolero ka pa. Hindi ah. By the way, I'm Jorel. Aira. Sa inyong villa nyo, hatid na kita. Sa kanya ako inalalayan, Mr. Cupido. Habang inalalayan niya ako, nakatitig siya sa akin.
Tumingin ka nga sa Dineta ay Nanedim. Wala lang. Baka kasi ito na yung last na makita kita. Hindi ko pinapansin. Isang tawag pa. Ira. Hanggang ang sabi sa akin ng barkada ko, Ira, ikaw yata ang tinatawag ng guy. Napaningon ako. Nung lumapit Mr. Cupido, si Jorel at ang sabi niya, just wanna say goodbye. Kailangan mo talaga mag-goodbye. Yeah. See you when I see you. Teka, saan ka pa? Tarlac lang ako. I'm gonna see you around in Pampanga. Sige, see you when I see you. Okay, mag-ingat ka. Oo naman. Wala naman nag-ingat sa akin, kaya dapat ingatan ko sa sarili ko. I'm just saying, just reminding you. Tsaka lagi mong isipin na maganda ka. I could see in your eyes na may pinagdadaanan ka. Whatever it is, you are beautiful. Sige na, alis na ako. Mga barkada ko, nagsigawan at tila ba sila pa ang kinilig sa mga nabitawang salita ni Jorel. Sir Cupido, pumunta sa amin ang supervisor ng resort na yun. At ang sabi niya sa amin, sino dito si Ira? Ako ho yan. Bakit, ma'am? May nagpapabigay sa'yo. Ano ho yan? Saka dumating ang dalawang staff nila. May hawak ng cake ang isa, at ang isa naman may hawak ng bulaklak. At nakalagay doon, Mr. Cupido, ang isang sobre. Nakapasok sa sobre, nasa loob nito, ang 10 band-aid. At nakalagay doon, this is Jorel. Sorry sa natamaan, natamo mo yung sugat. 10 yung band-aid na to. Alam ko hindi naman malalim ang sugat mo. Pero this could help you to ease the pain. Baka maligyan din ang buhangin. By the time na mabasa mo ito, siguro malapit na ako sa Tarlac. This is my number. You could call me. You could text me. If you want to. Para sa'yo pala yan, you don't have to pay. Treat ko. Para makabawi ako sa'yo. Like what I've said, I wanna see you in Pampanga. Yours truly, Jorel. Sabi ng mga barkada ko noon, nung pauwi na kami, ni Sir Cupido, baka siya na daw yung hinihintay ko, na finally raw, magkaka-love life na ako. Hindi nila alam. Marami na rin ako nakilala at in-entertain. Hindi nga lang, naging nga, happy ending. Sinubukan ko na i-text yung number niya. Nahiya kasi akong tawag. Pero Mr. Cupido, hindi naman yun nagre-ring. Sinubukan ko rin natawagan, cannot be reached naman. Para naman sirato. Binigay niya yung number niya pero hindi naman para nagre-ring. Unattended, cannot be reached. Hindi rin nagre-reply. Hey. Akala ko, magkaka-love life na ako. Lumipas ang 1 week na pagtatext ko sa kanya nung una. Pero wala pa rin. Ano kaya ang ginagawa niya? Mahirap din kasi Mr. Cupido, ang tanging alam ko lang na first name niya ay Jorel. Kaya naman sa dinami-dami ng mga Jorel dito sa mundo, paano ko ahanapin ng lalaking yun? Alam nga naman pumunta pa ako ng Tarlac para lang mahagilap siya. O siyempre, babae ako. Ako maghihintay. Paano kaya yun? Siguro, hindi kami pare sa isa't isa. Siguro, hanggang kwento na lamang ang sa aming dalawa. Babalik kaya siya? Makikita kaya kami sa Pampanga gaya ng ipinangako niya?
Somewhere in Pampanga, magkikita raw kami. Hanggang kwenta na lang kaya yun. Sana. Dapat niyong abangan yan bukas.